Magandang araw mga ka-Wonder, ako si Wonder J at sa video na ito ay magbibigay ako ng impormasyon tungkol sa online application or reservation sa pagkuha ng AutoSweep at EasyTrip RFID. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Sa nakaraan kong video tungkol sa panukala ng Department of Transportation o DOTR sa pag-extend ng deadline ng full implementation ng cashless transactions sa lahat ng mga tollways ng expressways, ay naglabas ng panibagong paraan ang mga kumpanya na pagmamayari ng AutoSweep at EasyTrip RFID. Ito ay ang online application o reservation ng pagkuha ng Radio Frequency Identification or RFID. Unahin na natin ang sa AutoSweep RFID. Kamakailan ay naglabas ang San Miguel Corporation na may-ari ng AutoSweep RFID ng Enrollment by Appointment Only Policy sa pagkuha ng AutoSweep RFID. Sa paglobo ng gustong makapagpakabit ng RFID sa mga service centers at installation sites, kailangan na munang magpa-schedule ang lahat ng kukuha ng AutoSweep RFID para maiwasan ang mahabang pila ng sasakyan at para maiwasan na rin ang mga kumpulan ng mga aplikante na nagiging dahilan sa hindi na pagsunod ng social distancing na pinapatupad para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Ang online application by appointment only ng AutoSweep RFID ay ipinatupad noong November 4, 2020. Sa bagong sistemang ito ay mananatili pa rin namang libre ang pagpapakabit ng RFID, pero kailangan pa rin magbayad ng 200 or 500 pesos na initial load sa class 1 at 1,000 pesos para sa mga class 2 at 3 na mga sasakyan bago tuluyan ma-activate ito. Para sa proseso ng online application ng AutoSweep RFID ay pumunta lamang sa www.autosweeprfidapps.com/online-reservation. Ilalagay ko rin tong link na ito sa description box para madaling puntahan. Ngunit dahil sa dami ng tao na gustong kumuha ng AutoSweep RFID, ay asahan na mahirap i-access ang kanilang website. Sa aking experience, sinubukan ko ang apat na browser gaya ng Chrome, Edge, Mozilla Firefox, at Opera Mini. Ngunit ito ang lumalabas. Sakaling mag-load na ito, ay ito ang unang magpapakita. Ito ang mga installation sites ng AutoSweep RFID na available sa online application na ito. Piliin lamang ang pinakamalapit at convenient sa inyo. Kapag nakapili ka na ng installation site na kung saan mo gustong magpuntahan, ay susunod na lalabas ang mga petsa na available na pwede mong puntahan. Pagkatapos nito ay lalabas ang form na kailangan mong fill upan ng una, pangalan, pangalawa, email address kung saan ipapadala ang confirmation, pangatlo, plate number ng iyong sasakyan, at pang-apat, vehicle class, at pang-lima ay ang oras ng pagpunta upang hindi magkumpulan ang mga aplikante sa araw ng iyong napili. Pagkatapos nito ay basahin ang terms at conditions na nakasaad dito at pindutin ang submit button. Pagkalipas ng ilang minuto ay may matatanggap ka na confirmation at reference number na sinend sa email address na nilagay mo kanina sa form. Ito ang iyong ipapakita sa staff na pupuntahan mong installation site. Sa mga wala pang idea, ang mga expressways na sakop ng AutoSweep RFID ay Ninoy Aquino International Airport Expressways or NAIAX, Southern Tagalog Arterial Road or STAR Toll, South Luzon Expressway or SLEX, Tarlac Pangasinan La Union Expressway or TPLEX, at Manila Cavite Expressway o MCX. Siguraduhin pumunta sa tamang araw at oras ng iyong nilagay sa application form upang di ka na magsimula muli. Dahil alam naman natin na napakahirap ng kumuha ng RFID ngayon,
lalo na nalalapit na ang pagpapatupad ng cashless transactions sa lahat ng mga expressways. Ngayon naman ay dumako tayo sa online reservation process ng EasyTrip RFID. Ayon sa Vice President ng Metro Pacific Tollways Corporation South, ang mga EasyTrip RFID applicants ay pwede nang gumamit ng Quick Response Code o QR Code na magdadala sa kanila sa online registration form kung saan pwedeng magtakda ng araw at lugar kung kailan nila gustong magpa-install ng EasyTrip RFID. At pagkatapos ma-fill upan ng form at maipasa, may matatanggap silang bagong QR code sa email address ng aplikante. Ito na ang magsisilbing reservation nyo na ipapakita nyo sa staff ng EasyTrip RFID installation site. Ang online system na ito ng EasyTrip RFID ay magsisimula sa November 15, 2020 na kung saan pwede ka nang pumili ng petsa at lugar kung saan mo gusto magpa-install at kung saan convenient sa'yo. Ang mga sakop na expressway ng EasyTrip RFID ay North Luzon Expressway or NLEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway or SETEX, Cavite Expressway or Cavitex, at Cavite Laguna Expressway or CALAX. Para sa mga walk-in applicants ng EasyTrip RFID, pwede pa rin namang pumunta sa mga installation sites. Ngunit kapag nagkaubusan na ng EasyTrip RFID sticker sa site na iyong pinuntahan sa araw na iyon, ay ang mga may reservation na lamang ang i-accommodate nila para maging patas naman sa mga aplikanteng naglaan ng mga oras para dito. Pero sa mga gusto nang magpa-install or magpakabit ng EasyTrip RFID, ay pwede mong panoodin ang video ko na ito tungkol sa step-by-step guide on how to avail EasyTrip RFID para maihanda mo na ang mga requirements lalo na sa mga forms na kailangan i-download at fill upan. At iyan na po ang mga bagong pamamaraan ng pagkuha ng AutoSweep at EasyTrip RFID gamit ang online application or reservation. Naway nagkaroon kayo ng mga idea sa bago nilang proseso ng online application ng AutoSweep at EasyTrip. Ipapaalala ko po ulit na mainam na kumuha na tayo ng ating AutoSweep at EasyTrip RFID ng ating sasakyan upang di na tayo maabala at maperwisyo sa araw ng ating pagbiyahe sa mga susunod na araw. Ako nga po ulit si Wonder J na nagsasabing, ingat mga ka-Wonder! See you on my next vlog.